Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang katatapos na press conference ni Pacman versus Yordenis Ugas. Sinabi ni Pacman mga tol, hindi siya nabigo kahit umatras si Spence. Ang importante may laban pa rin sa August 21. Hindi pa rin nasayang ang hirap at pagod sa training. Sinabi din ni Pacman walang problema sa kanya kahit southpaw o orthodox ang kalaban, kahit anong estilo ang kaharap. Malaking tulong daw kay Pacman ang mga sumusuporta sa kanya, nagbibigay ng motivation para mas ganaan sa laban. Gusto daw ni Pacman suklian ang mga fans ng isang magandang laban, ito ang ibibigay niya sa August 21. Inaasahan din ni Pacman mga tol na magbibigay ng magandang laban si Yordenis Ugas para sulit ang bayad sa pay-per-view. Sinabi naman ni Yordenis Ugas, sobrang excited sa laban, pagkakataon na daw niya para ipakita ang kanyang kakayahan. Hindi na daw bago kay Ugas ang short notice bago lumaban, dahil laging nakahanda kahit sino ang kaharap. Magkakalaman na daw sa August 21 kung sino ang tunay na WBA champion. Sinabi din ni Ugas mga tol, hindi importante sa kanya ang pera. Lumalaban daw siya para sa bansa at legacy. Marami daw siyang experience kaya konting adjust na lang sa laban. Alam daw ni Yordenis Ugas na paborito si Pacman, pero hawak daw ni Ugas ang WBA belt at siya ang champion sa laban. Kaya nangako si Ugas na magbibigay ng magandang laban kay Pacman, ibibigay daw niya ang lahat para manalo. Binanggit ni Ugas mga tol, hindi daw siya lumalaban para sa pera. Kung tignan po natin, isang linggo na lang ang natitirang paghahanda ni Ugas laban sa isang legend. Paano kaya niya paghandaan ang tulad ni Pacman? Hindi lang basta fighter ang kalaban niya kundi isang goat. Nag-training si Ugas para sa isang katulad ni Fabian Maidana na isang orthodox at hindi pa elite fighter. Pagkatapos biglang mapapalaban sa isang goat na southpaw ang estilo. Bakit pumayag ang manager o trainer ni Ugas na pumalag kay Pacman kahit kulang sa preparasyon? Siyempre dahil din yan sa kikitain mga tol, malaking opportunity para kay Ugas. Hindi niya kailangan palampasin ang pagkakataon dahil minsan lang dumating ang grasya. Kung hindi pa niya tatanggapin ang laban, siguradong sayang ang malaking kikitain. Sa ibang balita naman, Errol Spence pinakita ang picture pagkatapos maopera sa mata. Makikita ang picture niya mga tol, parang tinapalan ng napkin. Kaya magpapagaling na lang si Spence, maghihintay at obserbahan ang galawan ni Pacman laban kay Ugas. Hanggang dito na lang tayo mga tol, maraming salamat po.